guys, welcome once again on our channel. This is Pinoy Toy Review Channel, ang channel na kung saan nire-review natin mga iba't ibang klaseng toys na makita natin sa market base here in the Philippines. Now, what we're going to do right now is that we are going to compare our Scorponok figures. Okay, starting from the classic Scorponok up to the reissue vintage Scorponok, down to the new mold ng Scorponok, up to the variant of Scorponok, and to its toy accurate color Scorponok. Okay, so first muna, check muna natin. Dami nila. Get muna natin to and i-compare muna natin ito doon sa reissue na Scorponok. And let's see muna yung kanilang point of comparison. Actually, yung color lang naman talaga niyang pinagkaiba. Ayan. Other than that, almost same. Even yung mold niya sa mukha. Ayan, ito yung classic natin. And this one, yung reissue. Ayan, almost same lang. So, pare-pareho lang talaga. I'm not sure lang kung may pinagkaiba pa ba sa details, sa tails nila. Pero parang, most likely ganun eh. Parehong-pareho lang. Even yung kanilang gimmick, accessories, na yung B o yung bangaw niya sa klo nandun din. Even yung kanyang gimmick rin na fire missile, meron silang tag-isa din dyan. So, technically, since reissue nga siya, ayun, color lang talagang pinagkaibin niya. Pero yung color niya, I think, di ko alam kung nag-fade na lang itong sa black natin compared dito sa reissue. Kasi parang mas matingkad yung sa reissue eh. No? Gugutom tuloy ako, parang gusto ko ng alimango. I'm not sure lang nga, baka nag-fade na lang din ito eh. Pero, most likely, parang ano eh, magkaiba talaga. Eh, itong pinakauna natin na Scorponok, eh, medyo loose na talaga. So right now, i-compare naman natin yung mga bago doon sa luma. So, ito ngayon yung ating bagong Scorponok na toy accurate color wherein ito ang nire-represent niya. Kasi since ito ngayon nauna and hindi itong parang lighter color, so naglabas sila ng toy accurate. Why not? Pera din yan. Anyway, ayan. So, makikita ninyo, yan ang difference niya. Sa mukha pa lang, magkaiba na yun. And again, dito sa line na to, yung mga bagong labas na Beast Wars, mas maganda talaga yung mga textures nila compared dito. Dito parang pinimples lang yun. Para may tagyawat lang. Pero dito, crustacean na crustacean. Even yung sa likod niya. Ayun na. Dito, wala na eh. Smooth na siya. Nag-glutatron. And sa ilalim, yan. Kasing luma natin, limited lang yung articulation. Ito lang talaga. Itong paa niya, even itong paa niya, yan, hindi nga na-articulate. Isang buo lang yan lahat. Okay? Although, meron siyang gimmick itong luma natin kasi pag inhatak mo yan, yun. Pwede siyang mag-sting. Like a bee. Like a scorpion. Yan, yung gimmick niya. Pero dito sa bagong mold na nilabas nila, na-realize na nila na hindi pala bata yung naglalaro. So, wag na natin lagyan ng mga gimmick. Kasi gagawin lang naman, i-articulate lang nila at i-display yung mga toy nila. So, wala nang any gimmicks dito sa mga bago. Although, itong B niya dito, kunin natin itong B. Okay, ito yung B nung luma, nung classic natin. Okay, at ito naman yung B nung bago. Compare naman natin itong dalawa. Mas maganda yung luma, ano? Compare dito sa bago na akala mo langaw na lang talaga. Diyan ka na lang sa loob ng pakpak niya yan. Mas maliit eh. And then parang missile na lang talaga. Kasi this one, pwede mo pang paglaruan eh. May mga articulation pa mismo siya. And then may paa pa yan. Oh. Sa akin nga, nabali na eh. Ayan. Pero this one, itong bago natin, wala na talaga. As in, ganyan lang siya. And then, yung missile naman niya dito, dito sa bago, wala na nga ang gimmick na ganun. Pero, nag-include pa rin sila ng missile dyan. So, ayan ang comparison natin doon sa luma. Ngayon, ito nga yung ating toy accurate. Compare muna natin first dito sa pinakauna nilang mold ng Scorponok na nilabas, which is yung sa Kingdom Line. Actually, itong Kingdom Line, compare lang natin dito sa reissue nila. Hindi rin naman para ng color. Hindi tulad ng black, ng toy accurate, talagang pareho. So, itong dalawa, ang pinagkaiba lang niya is, you know, color lang. Sa mata, para walang red. Mouth naman nila, red yung dito sa Kingdom. Dito is purple lang. Okay. Although yung tail nila, same lang naman ng red. And even yung feet nila, same lang ng color ng red. Although yung pagka-purple nito, mas maganda yung purple nito eh. Yung toy accurate.
mas gusto ko yung pagka-purple niya na dark compared dito sa show accurate naman na color. Maganda yan, compare natin yung B, yung doon sa Toy Accurate color, and ito yung doon sa Kingdom Line. Halos wala. Ah, wala palang yellow-yellow kasi dito sa Accurate color, Toy Accurate, may purple siya and may yellow dun. Double talaga yung kulay nito. Pero dito sa Kingdom pala, parang mas dull yung color niya. Red lang yung eyes, tapos purple yung wings. Pero lang naman silang mas purplish pa rin ito sa Kingdom Line. So right now, compare naman natin yung isa pa nilang nilabas, which is si Sandstorm. Same mold lang itong Kingdom natin na Scorponok. So ang pinagkaiba niya is more color siya ng sand. Pero yung purple nila magkapareho. Yan lang. Yung tone ng purple. Red din yung eyes, orange lang, light orange lang yung sa mouth niya. Yung sting niya, dito purple, dito is red. Yan. So same pa rin naman sila. Ganun lang dito sa kabila. And kunin natin yung kanyang bug. Yan, compare natin dito sa dalawa pa natin. Same lang din. Wala nang, mas dull yung color nito. Kasi more on brown lang siya and purple eyes and orange yung wings. Para siyang yung ano, yung nagbalat na insect. Di ba pag bagong panganak or bagong balat yung insect, parang ganito yung kulay nila. Ito, ano lang, tigasi na tong mga to. Lalo na tong may yellow. Okay. Baka mas poisonous to. And pagdating sa mga missiles nila, itong Toy Accurate, yung black, medyo red din naman sa kanya. Ito maganda nga yung pagka-purple nito. Parang yung purple nito at yung purple niya ang magkapareho. Pero itong ating Kingdom at itong black, pareho lang naman ng red. Although yung red nitong isa is, yun nga, may maximal logo kasi yung sa kanya. Yun, maximal logo in the house, yo. Pero itong isa, yung pagka-red niya, walang any. Itong purple natin kay Sandstorm, meron ba? Wala rin. So right now naman, dito sa kanilang mga alt mode, ganda nila tingnan, no? Pag naka-alt mode silang lahat. So first, siguro compare na lang muna natin itong mga new modes muna. Check muna natin yung kanilang mga face. Actually, si Kingdom Scorponok and itong Legacy Toy Accurate na Scorponok is pareho lang. Almost same lang silang dalawa. Paint up lang yung pinagkaiba. So itong Kingdom natin may yellow lang na accent sa mukha. Pero itong Toy Accurate as in dark purple lang talaga siya. So, para siyang si Homer Simpson. Ayan, okay? So yun. And then ito, yung mga accent ng color. Itong Kingdom Scorponok natin. Itong Show Accurate. Ayan, may mga accent siya ng yellow. Compared dito sa Toy Accurate, talagang black and dark purple lang siya. Although, itong si Sandstorm, ito yung iba yung mold ng ulo. Okay? Yan, yung face ni Sandstorm, ibang iba dun sa face ni Scorponok. Other than that, yung color lang din talaga pinagkaiba. Why? Because itong Sandstorm natin, kinuha yung head niya accurately doon sa toy head. Actually, hindi yan yung head eh, kasi mask lang yan eh. May gimmick din kasi itong mga classic line na meron pa silang mga mask. So, yung mask niya, doon kinuha. Diba? Itong Sandstorm, ayan, yung mask yung kinuha. So, magkamukha, even yung mga accent ng colors niya. Although, mag-iba siyempre ng colors. And maganda yan, compare natin siya, itong dalawa natin, yung head nila. Almost same lang naman nila. Color lang ulit ang pinagkaiba. Even yung eye nila, parang mas madilaw lang itong sa vintage natin compared dito sa reissue. Parang may pagka-green na to eh. Yung sa reissue. Pero ito, yellow na yellow. Even yung mga molds nila, color lang din. Ah, pinagkaiba. Gawin natin ang face reveal. Dahil ang face reveal, nandoon na yung show accurate nila na head. Okay? Even itong vintage line natin, yun. Yan. So, kung makikita natin yung face nila, pero yung head din, no? Iisa lang eh. So, kung titingnan ninyo, yung head color nila, same na same lang. Even yung pagka-yellow, yan, parehong-pareho lang. So, parang isang head lang yung ginamit. Pero itong head naman nila na to, compare natin dun sa mga bagong mold. Ito kasing sa vintage, mukhang eraser yung ulo nila. Masyadong mahaba. Pero pag ito talagang mga bagong lines tulad sa Kingdom, mas accurate na talaga sa show. Also pala, i-check natin itong B
nung reissue and yung B nitong vintage natin. Yung pagka yung shade lang nung blue ulit eh, no? Nitong reissue, parang mas matingkad. Siguro nga dahil nag-fade na lang ito kasi luma na. Although hindi eh, kasi sa head, iba eh, iba pa rin eh. No? Pero most likely, same lang din naman. So there you have it now guys, ito na ang comparison natin ng ating mga mold or mga collection ng ating Scorpion Knock. So, what do you think guys dun sa comparison natin? Ano ang decision making na gagawin ninyo? Sino ang itatago ninyo? Itatabi nyo rin ba yung mga vintage or reissue ninyo? Or baka naman ayaw mo na ng mga luma, mas gusto mo yung mga accurate na look nila, mas maganda mga engineering. So, let me know on the comments down below kung ano yung magiging decision ninyo. So, if you like yung ganito klaseng portion ng channel natin, why don't you click that like button? And if first time mo dito sa ating channel, please do subscribe and hit that bell button para at least hindi mo ma-miss out yung iba pa nating comparison na gagawin. So if you have any comments, questions, suggestions, or any minor interaction, please comment it down below. Once again, this is Pinoy Toy Review, signing out!